sa inyo, dogs, kala ko pag-uwi mo ng Pilipinas, sa ikikwento mo, ikikwento ko siya na syempre hindi dapat ma-hurt si Chicks kahit papano sa lahat ng bagay. Saan guys, mahirap to kasi never ako naging scripted. Never kong gagawin yung breakup prank like tulad ng ibang YouTuber. Kasi sa akin guys, breakup prank is di nakakatawa, nakakasakit yun. Never yung naging cover ng joke, never yung naglaguin yung feelings na isang tao. So, nag-break kami ni Chick, ako nakipag-break. Aminin ko yan, ako nakipag-break siya. Wow dogs, pati ko pa nakipag-break. Explain it why. Ito sa relationship guys, may tinatawag tayo na, alam mo yung napuno ka na, umapaw, sumabog, and then nada, tapos. Diba? May ganun, tapos meron din yung isang malaking problema. Example, kay Jelay. Ayaw akong sumali sa story nila. Kay Jelay, pati kay sino ba isa? Yung ex niya, Kim Badger. May malaking problema. Ayaw ko yung ganun na problema kasi yung pagpambabae, never ako ng babae. Okay. Pero mas gusto ko yung malaking problema namin ni Chicks to sa ayusin namin. Real talk, mas madaling ayusin ang malaking problema to sa maayos. Napaka, di mo madali, pero mas maganda yung ganun. Pero yung mga maliliit na bagay na paunti-unti na lang. Ito yung feelings mo. May isang ano maliit na bagay. Away. Maliit na bagay. Away. Maganda puno na wala ka naman ginagawa masama, ikaw pa rin nasisisi. Alam mo yun, yung parang ikaw pa rin yung may mali, ikaw pa rin yung ganito, ikaw pa rin yung ganyan. Habang tumatagal, napupuno. Pag sumabog yan, sabog talaga. Ganun yung sa akin. Hindi ko na-open up dito sa Ether House. Okay. Hindi ko in-open up. Real talk. Munti lang alam ng mga tao dito. So, ba't ako nakipag-break? Basically, nasakal na ako kay Chicks. Madaming bagay na ayokong sabihin sa inyo kasi baka mapakit yung magiging paningin nyo kay Chicks. Ayoko masika or niya. Mahal ko siya. Mahal ko si Chicks. Pero sometimes, person need to learn from their mistake. And to do that, kailangan nilang ma-experience yung ganito. Kailangan niya mag-mature. Kailangan niya mag-adapt sa sitwasyon. Kailangan niya to find way and stand up on her own feet. Kasi ngayon sa akin guys, lahat talaga nakasandal. Pressure sa akin. Ito ako sabihin ko sa inyo, malaki. Pero iniinda ko yun. Yun nga, napuno ako kay Chicks. Mabug ako. Doon na nagsimula yung ano namin. Every little things, naiinda niya. Sabi mo, dogs, ba nang mga babae ka? No. Never ko yung gagawin. Ganun ako respeto sa babae na mahal ko. 7 years. Sabihin niyo sa akin, dogs. 7 years yun. Nandun siya nung wala ka. I know, nandun siya nung wala ako. But that doesn't mean na kaya niyang ipamukha niya sa akin everyday. Nakakasakal yun. So, yeah, 7 years. Chinerish ko yung 7 years. Nagkulang ba ako dun? Maybe. Maybe na. Maybe yes. Maybe yes. Sabi natin, saan ka ba nagkulang, dogs? Baka nagkulang ako sa time. Nung simulan umuwi kami dito sa Philippines, masyado ang focus at masyado ang ano. Pero bago kami umuwi ng Philippines, nag-usap kami. Beng, if ever na uwi tayo ng Philippines, focus tayo sa work and then maybe after 3 years, dun na tayo mag-settle down. Guess nyo yun? Let's just focus on the work, and then if nakaipon na tayo, settle down tayo. Bili tayo ng bahay dun. And yeah, I know na, pag hindi na kami nakapag-date, ano may nakapag-date kami? Nakapag-date kami, time to time. Pero pag nag-date kami, syempre, minsan kasama yung team. Nawalan ba ako ng time sa kanya? Yes. But for the 6 years, no. 6 years kami nagsama. Siya priority ko sa lahat ng buhay ko. Siya naging priority dun from day 1 until day June 28. 7, di na kami nag-uusap. Cold na talaga. Kasi napuno ako. Sure ka sasabihin ng mga tao ngayon sa comment, kumal mo dogs, ipaglalaban mo. Be on my spot. Lalaki ka. Lalaki kami. May feelings kami. Pag ang babae, dino-dominant kami. Sa tapat na ibang tao. Masakit. Taon kami. Hindi kami porket lalaki kayo. Dapat gawin niyo yan. Dapat ganito, suyuin niyo yung babae. Suyuin niyo yung ganyan. Suyuin niyo. Ginawa ko yung lahat. Ilan beses na kami nag-away. Take note ako. Siya pa rin priority sa buhay ko nun. Sabi mo, dogs, kasi naging famous ka lang. No, never ako kinain ng fame. Ako, never ako naasag sa fans pag nagpapakuha ng picture. Never ako nagalit sa fan. Never ako huminti. Kasi kayo nagbibigay ng pagkain sa pagkainan. Kayo nagpapabuhay sa akin. Kayo nagpapabuhay basically sa buong tao dito sa AE House. Alam niyo yun. Kayo yung dahilan bakit ngayon. Without you guys, walang ganito. So, yeah guys, yung mga nagtatanong din dyan na, dogs, nakita namin sa live mo si Chicks. Oh? Di ba? Si Chicks yun, no? Si Chicks yun. Ayun niya, whatever. Musta namin, Chicks, wala na nga, guys. Dito lang siya pag maghanap ng bahay. For the meantime, naghanap siya ng bahay na malilipatan. So, pinapa-stay ko muna dito si Chicks para makahanap muna siya ng bahay na lilipatan dito. Like I said, pag may nangyari sa kanya, ako mananagot, syempre. So, gusto ko makakuha siya ng bahay na maganda, maayos. So, naghanap siya ngayon ng bahay. So, yung mga tao nagsasabi, oh, hindi naman totoo. Nasa inyo na yan. So, at the end of the day, gusto pa rin siyang tulungan. Yeah, ayun yung reason ba't siya dito ngayon sa
a house. Kasi hindi madaling maganap dito ng bahay sa Philippines, sana sa Pampanga. Ito na muna siya for the time being, yun nga lang napaka-awkward, di ba? And ito, karabi kayo mo, hindi, natutulog ako kami ni Chango. Sabi kami ni Chango. Dumating na ako sa point na nagsumabog ako na if aayusin namin to, mahirap ayusin. Kasi yung mga maliliit na bagay, iisa-isahin mo yun eh. Iisa-isahin mo yun. Eh madami yun. Eh kung yung malaking problema na lang. Wag naman yung pambababae, kasi iba na yun eh. Like I said, pag nang babae ka, if you can do it once, you can do it twice again. So sa akin, kaya hindi ako nang babae kay Chicks. Kasi ayoko papunta sa ganun na sitwasyon. Hindi ako nang babae guys. Tanong nyo kay Royce, kay King FB, kay TR, kay Tira, sa lahat ng tao sa AE House. Yung Facebook ko na nakabukas sa malaking TV sa salas. Hindi ko linalag out. Okay. Ano? Bye. Ayan. Ayan na yun, guys. Your team destroyed a turret. Nakita nyo yun, guys. Lagi nakabukas Facebook ko dito. Lagi nakalapag yan sa TV. Never kong sinasaga. Wala akong tinatago. Kaya balik tayo sa pamainiti ko eh. Baka sinasabi nyo kasi, dogs, cheater ka, nag-cheat ka. No, guys. Yun lang hindi ko magagawa sa babae. If pagtitignan nyo, ano pa? Kimabs yan. Okay, kimabs yan. Pero kung titignan nyo, guys. Basically, ako na dyan kumuha. Eto, banda dyan. Dyan, ako na nasa Belgium na. Sa Belgium. Belgium, Corvette, Belgium, Chicks. Si Eric Rapshaw nung Facebook says, Chicks. Yung aso, si Chicks kumuha, si Chicks. Laman ng phone ko, si Chicks lang. Never ako nag-delete ng message, never ako mag-ano. Ito sinasabi nyo pa ngayon, okay ba ako? Hindi. I mean, kan, hindi ako okay. Pero kailangan mo talagang gawing semento yung puso mo para malaman niya yung sitwasyon, para magbago siya. Ayun yun, guys. Basically, ayun yun. Kailangan niya talaga, hindi ko na alam, parang ang dami kasi guys ng problema guys. Sabihin ko sa inyo, if ever mag-uusap kami, hindi ko alam kung saan magsisimula. Pero naglabis ba ako sa pagmamahal? No, never. Minahal ko siya ng todo. Minahal ko siya, mas labis, parang masakit man to sa pamilya ko, pero mas priority ko siya kaysa family ko. Alam niya ng family ko, mas mahal ko siya kaysa family ko. Kasi guys, sa akin, hindi na ako oh, in love ka. No, I don't care about love anymore. Gusto ko yung komportable na ako sa tao. And komportable ako sa kanya. Pero hindi nyo alam kasi kung ano yung nagaganap behind. Ano man, kailangan ko maging manhid para malaman niya na she need to change in every perspective of way. Yun, kailangan niya magbago. Kailangan niyang tumayo sa sarili niyang paa. Maybe this breakup can change her. Tapos magbago siya. If that day come, tapos wala pa siyang boyfriend na iba, ako na mismo guys, liligawan ko siya. Tulad ng ginawa ko nung niligawan ko siya. Nagawan ko ba siya? Yan ang pasagot ko agad, malupit ako eh. Sa headloads, awit sa'yo! De, diligawan ko siya like nang ginawa ko noon. Alam niya yun. Alam ng magulang niya yun na priority siya. Alam ng family niya na naging priority siya sa buhay ko. Every decision making na ginawa ko, kasama siya. Masakit ngayon in-open ko kasi ngayon na tumatama sa akin. Nandun kami sa high and low. Hindi ka palagi nasa tuktok. Wabagsak ka din. If sasabihin ko yung reason lahat na yan, matagal yan. And ayoko sabihin yung reason kasi in the end of the day, privacy pa din namin yung dalawa. And it's up to her. Kung gusto niya gumawa ng statement sa akin lahat, okay lang. She deserve na pwede siyang gumawa ng statement sa pananaw niya. And I mean ko, ako nakipag-break. Madaming reason. Pero sinasabi ko na sa inyo, parang breakdown ko na kasi sabi niyo, Dogs, ba't ngayon, ayun nga, daming project. Tapos hindi ko alam paano ko sasabihin na, alam mo yun, hindi maa-apektuhan yung fans niya. Which is, in the end of the day, maa-apektuhan pa din fans ko, fans niya, and fanbase namin dalawa. Pero kailangan. Tandaan nyo guys, madami nagsabi, may second chance. Alam niya, sa tagal namin nag-away, ilang beses ko na nabigyan ng chance. Ha? Yes, nagkulang ako nung nandito ako sa Philippines. Pero pinag-usapan namin yan. Ang masakit pa dun, pati pag i-ML ko, pinipigilan niya, yes, nandun ako. So yeah guys, sabi nyo, Dogs, masakit? Oo, masakit guys, but you need to man up, man. Like I said, yung mga babae dyan, man, kung natitiis ng boyfriend nyo na ginagano nyo sila, in the end of the day, susuko yan. You need to respect your boyfriend. Yung boyfriend mo, pag nag-cheat, then break mo na yung boyfriend mo. He doesn't deserve you at all. Pero kung hindi naman nag-cheat, tapos pinupurga mo pa, maayos ka't eh. Parang, hindi naman naglolo yung boyfriend mo, ba't papupurga yun? Parang, nandun yung mga lalaki dyan na napupurga na, man. Man up, man. Normal lang sa lalaki na sumuko
normal lang sa lalaki na bumigay. Well, like I said, don't cheat. Don't ever cheat sa girlfriend nyo. If gusto mo mag-cheat, just break up and then maghanap ka ng mga babae. Pero never ever cheat. Base sa mo, Dugs, baka na yung love kasi mga babae. No. Never. Never. 7 years na yun? Wow. Sabihin ko sa inyo, mahirap maghanap ng babae. 7 years na yun. Siyempre, hindi mawawala yung super comfortable ako sa katabi niya. Yung parang, pag natutulog ako, naimiss ko lahat. Yung posisyon ng tulog ko. Nainlove ba ako sa babae ngayon? No. Hindi. May kinakausap ba akong babae ngayon? Chat. Dami na kikat sa akin ngayon. Real talk, ang dami guys. Pero dumating ba sa pananaw ko na ayoko na? Yes, ayoko na. Pero dumating ba sa pananaw ko na may chance? Yes, may chance na magkabalikan kami ni Chicks. May dadating pa ba yung panahon na magbabago siya? Ay, hindi ko alam. Na big question mark sa utak ko. Totoo lang guys sa inyo. Kasi Dogs, kinain ka na ng fame mo. Hindi ko gusto kong sumikat. Gusto ko lang mag-ML. Gusto kong mag-ML. Sumbay na sa kung nasaan ka. Yes, I like it. Enjoy! Kasi pag lumalabas ako, nakikita ng Dogs! Power sa'yo, man! Ibang klase, supporta ng tao. And I know, madaming tao madidismaya dito. And madami din babae na, Dogs, kung mahal mo talaga, gagawin mo na para. Sometimes, you need to learn from your mistake. Ganun! Yung mga babae naman dyan, na magsasabi na, kung mahal mo, gagawin mo lahat. Lalaki kami, may feelings kami, nagsasawa kami, napupurga kami, nasasaktan, and sometimes di na namin kaya, sumasabog, ganun. Ang lalaki umiiyak yan. Kung di ka umiiyak na lalaki, men, ibang klase ka. Normal lang sa lalaki umiiyak, normal lang sa lalaki magbukmok, normal lang sa lalaki na masaktan, and normal lang sa lalaki sumuko. Pag sumuka, that doesn't mean that you lose. May ibang opportunity, may ibang biyaya. Malay, ito nga sabi ko, diba? Pagka nagbago siya or makita kung kaya niya nang magdaad sarili niya pa, nagbago siya. If wala pa siyang boyfriend, ako na mismo mangliligaw sa kanya ulit. Pero kung may boyfriend siya, then I'm happy for him. Magka-boyfriend man si Chicks na iba, na mas mabuti sa akin or sabi natin na nag-iba siya tapos doon niya tinuon sa bago niyang boyfriend. I'm super happy for her. Totoo lang, magiging masaya ako para sa kanya. And if I don't find the one that I love, then sorry for me. Diba? Ganun lang yan. And right now, sinasabi ko to, ni-express ko to sa inyo. Non-scripted natin. Hirap, man. Mahirap. And if may comeback pa, I don't know. Pero right now, guys, talagang punong-puno na ako, guys. Sa dami ng problema. Tanggalin nyo na yung problema sa AE house, yung mga pair. Wala yun. And basically, normal lang yun sa relationship. Pero kung everyday, wala ka namang ginagawang mali. You're just doing kung ano yung trabaho mo, kung ano yung pag... Di ako lumalabas ng bahay. Kahit kanino nyo itanong dito. The bootcamp, di ako lumalabas ng bahay. Labas lang ako pagpupunta ng SMBB, mag-grocery. Kailan ako last na inom ko? Wala pa sa... Nung simula nung dumating ako dito sa Pilipinas nung last year October, wala pa sa 10 na nag-inuman kami. And yes, mahal ko si Jesus. Hilig ko din siya. Ano, eh sabi niyo, eh kung ano pala, hiling pala si Jigs, eh di pag may problema, ano, inaano niya sa akin. Alam mo yun, yung problema niya, eh hindi yung problema, yung problema namin, parang ako pa yung mali, parang sinisisi niya sa akin lahat. Ba't ganito, ba't ganyan, ba't ganyan, ba't ganito, ba't ganyan. Eh, I'm the fucking single day, man. Kung pwede lang maglagay ng camera sa kwarto namin, bago matulog. Pero ininda ko ba, hindi. Pumutok lang talaga ako, guys. And then, nung pumutok ako, yung 2 weeks na hindi kami nag-uusap, nanlamig ako sa kanya. Bigyan ko na space sa sarili ko. Yun, bigyan ko na space sa sarili ko. Tapos, nag-isip-isip ako nun. Sabi ko, kailangan niya tumayo sa sarili niya pa. Masyado siyang nakasandal sa akin talaga. Which is, I got her back. To be honest, I got her back in every single way. Pero may mga bagay na kailangan niya mag-decide para sa sarili niya. Hindi lahat sa akin. Ganun din sinasabi ko sa player, ganun din sinasabi ko. Ba't nyo pa sinasabi sa akin? Nasa inyo na yung decision. Kung di nyo kayang gumawa sa sarili nyo ng decision sa buhay, wala kayong mapupuntahan. Kailangan nyo dumiskarte. Dumidiskarte ako, guys. Ako yung taong dumidiskarte sa lahat ng bagay. Do I love Chicks? Yes, I do. Hindi mo wala yung 7 years, guys. Pwede ba kami magkabalikan ngayon? No. Not yet. To be honest, guys, sabi ko sa inyo, nung MSC, sabi ko, pag nanalo Brent or Archangel sa MSC, mag-propose ako sa kanya sa stage. Pero biglang naiisip-isip ko, paano pa kaya pag kinasal na kami? Paano na, makapag-decide pa ba ako? Makapag-decide pa ba siya? Or ako na lang ba lahat palagi?
sasabihin nyo, Tok, sumuko ka kasi. Hindi masama sumuko, guys. Dahil, hindi dahil sumuko ka dahil mahina ka, no. Sometimes, kailangan mo talaga sumuko. Pag may makita kang ibang pathway, may ibang daanan na mas maganda pala pagka sumuko ka kasi mas maliliwanagan ka. Hindi ka palagi dapat tumatakbo. Kailangan mo huminto. Tingnan mo yung paligid mo. And hindi ka din dapat palagi nakahinto. Kumalaw ka. I mean, there's so many word of wisdom, guys. Sa totoo lang ngayon, to be honest, real talk. Masakit ako. I mean, masakit. But nasa posisyon ako na, she need to learn, man. She need to learn. Kahit alam naman niya kahit ano sabihin na ibang tao, sa likod niya ako. And sometimes, dapat isipin niya na, paano pag wala na ako? Pag one day, na-drive ako na masagasaan ako. Patay ako. Paano pag one day, tangina, binagit ako sa labas? Paano na siya? Kailangan niya makita yung mundo sa sarili niyang mata, sa sarili niyang pinatatayuan, sa lahat ng bagay. If that day come, liligawan mo siya para mabalik siya. Pag may boyfriend na siya, diba? I'll be happy for her on her behalf. Kung di man ako makalap na iba din, karma's on me. Life is... Yan nga. What goes around, comes back around. Diba? Comes around. Ayan nga, in terms, yeah. So, yeah, guys. Sana, yan pa din kayo. Masusuportahan nyo ako. I mean, kasi, i-describe lahat, guys. Hindi mo porket pinakover up yung tao, hindi na pwede magkabalikan. Pwede mo ng daming space mo. Hindi, I mean, real talk guys, tattoo lang yan. Sayet, Lods, tawid sa'yo. Peace guys, peace.